Day 2 training nga pala ni Kabayan Chef from Papua New Guinea. Kaya naman pinaggaya ko muna siya ng aming gagamitin na mga veggies. Correction lang po, hindi po siya nanggaling sa Papua New Guinea na nagpunta rito sa Saudi Arabia. Eh nandito na po siya sa may Saudi Arabia na sa employer niya. At dahil nga nabanggit ko sa aking amo na dyan sa may kabilang restaurant namin ay nagbabawas ng mauhan dahil marami silang mga chef dyan. Kaya naman kinausap ng aming madam o ng aming may-ari yung may-ari din ng restaurant sa kabila. At ito nga ang binigay sa akin si Kabaya kasama ngayon dito sa aming restaurant. At tinuturuan at tinetrain na rin sa ibang mga gagawin namin dito sa aming kitchen. Special shoutout ko pala si Dennis Topico, ang kabayan natin from Saudi Arabia na nandito na nagpapa-shoutout. At si paring Otep Joseph Bahilio, gadget at nga special eh. Special shoutout ko rin si Manilin Reyes, aba artista to ah, from Bukidnon. At si Errol Gardose Caromay. At si Boss Enia from Mount Hagen, PNG. Namiss ko nga dyan ang Bubu and Buhay at ang mga nakasama ko sa PNG. At balik na nga tayo dito kay Chef Kabayan. At hindi pa nga po niya ganun kamaster sa sushi, kaya naman siya ay tinuruan ko kung paano maglagay ng rice vinegar sa gagamitin namin sushi na pag-roll ngayon. Kaya naman ito tayo siya na ang pinagawa ko para ma-master na niya at the same time ay ma-perfect na rin niya. Sa umpisa lang naman niya eh, medyo nahihirapan pero pag nagtagal-tagal eh mamamaster din to ni Kabayan Chef. At dahil chef nga siya kaya madali niya na lang din ma-adapt to ang pagro-roll. At nang medyo lumamig na nga ang aming sushi rice ay dito nga ay pinag-roll ko na si Kabayan. Sabi ko nga Kabayan, ikaw nang bahala mo na ngayon mag-roll. Panonoorin lang kita kung ano ang style mo at kung ano yung mga gagawin mo. Ang sabi naman niya ay hindi niya paraw master. Eh sige ka ako, no problem, tuturuan naman kita dyan eh. At dahil nga itong si Kabayan ay hindi niya pa ganun ka master sa sushi, eh baka daw hindi siya makuha ni madam ang ng aming may-ari. Ang sabi ko naman, wala namang ka akong problema dyan eh kung hindi ka pa ganun kasanay. Basta umamin ka lang sa aming may-ari kung ano ang alam mo sa may sushi. Dahil siya nga ay Chinese chef or mga Asian cuisine ang nalalaman niya pero about sa sushi ay basic lang. Kaya naman ka ako pagka dumating ang aming amo eh umamin ka lang kung ano ang skilled mo about sa sushi. Dahil ako rin naman nung in-interview niya noon sa Pilipinas ay sabi ko lang naman ay basic lang din ang alam ko sa sushi. At hanggang ngayon ay nag-aaral pa rin ako about sushi at sa mga pagro-roll. Dahil nung in-interview nga ako ni madam eh sabi ko eh sanay nga po ako madam mag-sushi pero hindi po lahat ng sushi ay alam ko. Mga basic lang din po. Kaya naman sinend ko kay madam ang aking video dahil nagke-catering po ako nun sa Pilipinas ng sushi. At mabalik na nga tayo kay Kabayan. At eto na nga siya ay tinuturuan ko. Ang sabi ko nga eh, sa umpisa lang mahirap yan hanggang guli. Kaya naman itong si Kabayan ay lahat ng ginawa niyang sushi maki ay pinakat ko na sa kanya at nilagay ko sa takeaway. Sabi ko, ayan mamaya pag uwi mo, iuwi mo lahat yan. At ipatikim mo dun sa mga kasama mo sa inyong accommodation. Yun lang, salamat.